Ay, magandang gabi ho, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Hindi pa rin tapos yung, ano, hindi pa dumating yung gagawa. Balik tayo sa dati, no? Magbigay ho tayo, kaya sabi ko, makikipagkulab ako kay Batang Manila Toits ngayon, eh. Eh, medyo nagka-interest ako rito sa kanyang vlog. At ewan ko ba rito, ba't ito binlog nito, eh. Pero maganda ho sinabi niya, no? Pakinggan okay, natin. Hi, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila Toits. Dito po sa aking screen ay may kita niyo po ang isang babae. Yan. Pinapakita po niya ang kanyang skin. Ayan mga kaibigan ha. Ayan po si ano, si Jam Magno mga kaibigan. AKA Jam, ang sabi eh, nung tinatawag sa kanya ng mga ano eh, mga kaibigan natin na mga kakamping. Ayan po si Jam Magno. At nag-post po siya sa kanyang Twitter account. Ayan po yung ano, mga pictures na kanyang pinost. At sabi po niya, keep watching me, shut you down. Oh, alam ba niya? Aral, lagi may kaaw. Bihira ka naman, friend. Ba't mo pinakita yan? Mahina ako dyan. Ako'y tao lamang. Tuloy natin. Natutukuyan niya itong mga ano, mga kakampings. Kasi alam naman natin na itong si Jam Maligno, si Jam Magno, eh talagang ano to, DD supporter na walang ginawa, siguro may fairness ah. May itsura si Maligno, eh Maligno si Jam Magno ah. Talagang matindi rin si ano eh. Si Digong sa mga kukuning vlogger eh, no ah. Sa buong buhay niya. Tirahin na tirahin itong si ano, si former Vice President Lenny Robredo. Di ba? Alam naman natin kung susundan natin yung buhay nito eh. Banat siya ng banat kay Madam Lenny. Madam Lenny. Di ba? Kaya ito mga kaibigan, nag-post po siya ng kanyang picture na nakabikini. At actually mga kaibigan, kinikilabutan ko. Sa totoo lang. Ba't kaya gumanito naman to? Alam niyo, no, parati ko nakikita nun to eh. Eh, hindi ko na inaano. Hindi ko pinag-aaksaya ng panahon yung mga pinagsasabi niya against BP Lenin, no? Eh, babae. Oh. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa paghanga dun sa kanyang flawless skin. O sa, ano, sa itsura. Pero in fairness, mga kaibigan, ha? In fairness, mukha namang makinis si, ano, Jam Magno, no? Talagang ang Diyos patas eh, mga kaibigan eh. Kasi magaling pumili si ano eh. No? May tsura to, makita ko to. Tsura naman to eh. Oh. Lamang ng konting paligo to kay ano eh. Yun? Si Maharlika. Oh. Pag medyo maganda yung tsura mo, walang laman ang utak. Diba? Diba ganun? Parang si ano, tinan nyo, itong si ano, si Harleen Hipon. Diba? Sexy. O sexy. Pero yung mukha mo ang hipon. Kaya nga hipon eh. Bakit hipon? Kasi kain katawan, tapon ulo. Kaya tinawag siyang Harleen Hipon. Eh, pero sexy, di ba? Ito naman makin... Galing si Batang Manila Toys, di ba? Please naman, in fairness to Jam Magno, makinis. Pero yun lang, walang laman yung muntak. Di ba? Maraming matalino eh, pero hindi magaganda. Hindi maganda yung tsura. Pero ito, medyo may tsura, pero walang laman yung utak. O ganun po kasi ang Diyos eh. Talagang ano, hindi niya binibigay lahat. Diba? At nga pala, gusto ko magpaalala. Ako, nakalimutan ko dyan. So, sa mga ano, sa mga kumakain, ha, pasintabi po. Baka po mawalan kayo ng gana sa pagkain. Eh, pinapakita ko lang naman itong bikini photos nito ni Jam Maligno. Kasi Jam Magno pala. Lagi ako nalilito ng pasensya niya na mga kaibigan. Ha? Kasi itong mga kakampings natin kay Bita. Jam Maligno raw eh. So ayun mga kaibigan, o, yan po yung kanyang post at keep watching me shut you down. Talagang galit. May post yan para siyang nauutot na hindi yung maintindihan eh, no? Apren? Nagalit po ito eh. No, kay Madam Lenny Robredo at dito. Sa inyo mga kaibigan ko mga kakampings, galit na galit po ito. Hindi ko alam po ano nangyari eh, no? Pero, syempre, DDS supporter eh. O, di
ba? Alam naman natin itong si dating Presidenta Rodrigo Duterte, eh, hindi niya talaga nakasundo. Ito si Madam Leni Robredo. Sa loob ng 6 na taon, wala pong pagkakasundo. Hindi niya nga binigyan ng ano, pagkakataon si Madam Leni na maglingkod eh, diba? Nang maayos. Pero sa kabila no, nakita ko naman na talagang ano, nag-effort ito si Madam Leni Robredo para gampanan ang kanyang pagiging vice presidente. So, kaya sabi ko sa inyo, ako po, wala po akong masamang tinapay kay ano eh, kay Madam Leni Robredo. Eh. Yun eh. At ganun ang ano, mga boss, mga supporter, no? Na may utak, ah, kagaya ni Batang Manila Toids, no? Hindi kagaya na ito mga to sila maligno, ah, maligno sila Magno eh. Tapos na eleksyon, ngak-ngak pa ng ngak-ngak. Oh, di ba? Alam ko, alam ninyo, doon po sa mga ano, ah, sa mga kaibigan nating kakampings, alam naman po ninyo na ako yung Isko Moreno supporter. Kahit nung simula pa po, talagang Isko Moreno na ako. At nagkaroon ng ano, May katwira naman eh. Batang Maynila talaga siya eh. Oh, di ba? Eh, taga Manila si Isko, dalangan namang, di ba? Karoon ng parang sinasabing conflict itong si Madam Leni at ito pong si Isko Moreno nung panahon ng eleksyon. Pero ito po sa eleksyon eh. Nasa sidelines na sila parehas eh. Tama. Diba? Nasa Gedli na parehas. Nasa Gedli na si Madam Leni. Nasa Gedli na itong si Isko Moreno. So yung conflict nila dati. Ganun ang mentalidad talaga ng mga may utak, di ba mga boss? Oo. Oh. Tapos na eleksyon eh. Pero itong mga wala utak na kapananganak. Kung ano-ano pa hinahanap. Kaya ito si Maligno, hinahanap niya, nasan daw si Leni Robredo. Nag-isa ko na araw. Ba't mo hanapin si Bibi Leni Robredo? Eh, hindi naman na siya, hindi naman na siya, wala naman na siyang sinesweldo sa gobyerno, di ba? Oh, pero ganun pa man, tumutulong pa rin. Oh, di ba? Kailangan, wala na. Move on na tayo. Ngayon, tayo bilang mga unay na mamamayang Pilipino, ang babantayan natin etong administrasyon ng Marcos at Duterte. Yan, pati yung mga senators at mga congressman, lahat po nang binigyan natin ng pagkakataong maglingkod sa ating bayan. Dapat bantayan po natin sila kasi pinapaswento sila galing sa buwis ng taong bayan. Kaya tayo po ay may karapatan na magsalita laban sa kanila kung sila ay gumagawa na ng katulong-gisan at mga kalokohan dyan sa gobyerno. Ganun lang naman po tayo eh, di ba? Siguro, kung si Isko Moreno hindi tumakbong presidente, eh malamang, Leni Robredo ako. Ikaso tumakbo nga po si Isko. So talagang ano, talagang Isko Moreno po talaga ako. Pero wala akong masabi kay Madam Leni. Sa totoo... Ako eh, talagang BP Leni ako, Brad. Oh, maski na dito kayo sa Bele. Oh. Walang mga kaibigan. Yung anak ko, oh, ano po yan? Talagang Leni supporter yan. Nagkipag-away yan. Ito sa Facebook nga. Talagang hala, sige. Yung isa kong anak, Isko Moreno supporter yan. At natatawa lang kami kasi yung kapatid niya, talaga namang ano, talaga namang solid na takamping o Leni Robredo supporter. Kaya naman ako, syempre, hindi ko naman pwede nga saklawan yung gusto niya, di ba? Sa kaysa pa mga kaibigan, ewan ko kung alam nyo na to, nakakwento ko na to doon sa isa kong video na nung ako po yung nagka-COVID, natulungan po ako ng ano ng programa ni Madam Leni Robredo. Yung po yung ano, yung bayanihan i-consulta. O, hindi na po ako nagpunta rin sa field hospital dyan sa Maynila kasi malayo. Nagpagaling na lang ako dito sa bahay. At malaking tulong po sa akin yung bayanihan i-consulta ni Vice President Leni Robredo during that time. At talagang ano, minonitor ako araw-araw. Nakita mo yung naging parang tulong sa kanya ni BP Leni. Hindi niya nakakalimutan, di ba? Minonitor ako. At talaga namang ano, ako'y nakarecover dyan po sa COVID. Kaya wala akong masabi. Wala akong masabi kay Madam Leni Robredo. Kaya naman, etong si Jamaligno, si Jamagno, na tira ng tira kay Madam Leni, eh sa totoo lang, tinitingnan ko rito sa taon na to, ano ba na itulong niya dito sa ating bayan? Ano ba yung naiambag na itong nakatupis na to? Dito sa ating bayan, na puro dakdak, puro ngak-ngak, puro kuda. Yun ang naiambag niya, Brad. Kumuda. No?
Ah, parang ano, 'di ba? Parang latang walang laman. Teng 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 teng. Ganun lang eh. Teng 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 teng. Oh, pag hinagis mo 'yan eh, yung tunog ng lata na walang laman, alam na alam mo eh. May hybrid ah. Pag inagis mo yung latang may, walang laman, pleng, sabi niyan. Pero pag may laman, wala, halos walang sound yun. Diba? Dapat kapag ano, namumuna tayo, siguraduhin natin na may sense naman. At meron tayong ano, meron tayong resibo o ebidensya na yung sinasabi natin, eh, may katuturan. Hindi yung dakdaka ng dakdak, wala na kuwenta. Wala yung kwentong barbero, kwentong marites. Ayan po yung nakikita ko rito kay Jam Maligno. Jam Magno pala mga kaibigan, Jam Magno. So, yung mga kumakain, pasensya na po ha. Kung nawalan po kayo ng gana kumain dahil sa naking kanina. Eh, pagtsagaan nyo na. Pagtsagaan nyo na. Eh, siyempre, karapatan niya yan eh. Karapatan niya naman mag-post ng ganyan eh. Oh, tingnan nyo nga oh. Makinis na yan. Dapat Brad, inalam mo yung ano to, vital statistic nito. Ah. Inis ba? Eh, kung kukumpara kay Maharlika, eh, mas ano to, mas medyo lamang ng konti. Si Maharlika. Bakit, Brad? Nakita mo na ba si Maharlika nakatupis? Baka magulat ka, ha? Ito, eh, matibay to, matibay. Halika yung nakagagels na vlogger. Nagalit na galit dun sa isang pulahang vlogger. Inassign ni Pangulong Bongbong Marcos as press secretary. Parang magkakamukha sila. Hindi sila magkakamukha o magkakahawig lang. No, parang magkakahawig sila eh. So, ayun. Keep watching me, shut you down. O, yan ang kanyang banta sa inyo. Sa inyo, mga kaibigan kong kapampig. So, yan yung banta niya. Ito, kinalaban din ito si Sisko Moreno dati. Alam ko, kinalaban na ito si Orme. Pero hindi naman ganun katindi. At talagang matinding kinakalaban nito, eh, ito pong si Madam Leni Robredo. Eh, kung sa mga accomplishment lang, eh, wala namang ginawa ito. Tulo kuda lang eh, diba? Tulo, ano, wala. Wala, hindi ko maintindihan. Yun ang accomplishment niya, Brad, magkukuda. Ah. Hindi, ano eh. Saka isa pa napansin ko dun sa Twitter niya, o dyan sa post niya ng mga nakahubad siya, konti lang yung nag-heart. Pero dun sa mga post niya na laban kay Madam Leni, ang dami nag-heart. Kaya siguro, lagi niyang binabanatan si Madam Leni para kahit papano, dumami yung heart dun sa kanyang Twitter account. Diba? Papansin niya. Hello, mga nanonood dyan. Pero Brad, huwag mo na uulitin yan. May mga nanonood na mahina ang tag dito. Baka atakihin sa puso eh, kasalanan mo pa, no? Eh, buti tayo, matibay tayo sa ganito eh, ha? Brad. Alam niyo no, sa totoo lang, bakit hindi pa sila magsinto? 'Di ba? Nanalo naman na, ano pa hinahanap nila kay BP Leni Robredo? Oh. May posisyon pa ba si BP Leni Robredo sa gobyerno para hanapin niyo kayo mga trolls? Oh, di ba kayo, ano, nanalo na nga yung ano nyo, minanok nyo eh. Oh. Ngayon, ang bantayan ninyo, o paano nyo pupurihin yung minanok nyo? Ganun. Ganun, kami rin naman eh. Gaantay rin kami ng mapupuri namin eh, kung meron eh. Oh. Paano mo naman pupurihin yung mga ganyang hinihingi ng mga confidential fund. Oh, 500 million. Saan gagamitin? Oh, si BP Leni Robredo, meron bang confidential fund? Wala. Oh. Napakasimple niya nung namuno siya bilang pangalawang pangulo. Kaya ang alam niya, kaya siya tumakbo. Hindi naman na siya pwedeng tumakbo ulit na pangalawang pangulo yata, 'di ba? Oh. Kaya pangulo na lang ang tinakbo niya dahil ang alam niya sa sarili niya naman, eh karapat dapat siya bilang maging pangulo na dahil sa ang takimig pondo niya, wala pa 1 billion eh. Ang dami niyang natulungan. Oh, eto, wala pang nagagawa. Eh, 2.3 billion na yata ang pondo ng Office of the Vice President. Oh, meron pa sa DepEd, meron pa confidential fund. Kung ano-ano na hinihingi. Oh, BP Leni ba? Nakita ninyo na nag-ano? Nag-helicopter? Parang hindi ko napansin eh. Oh, nasumakay na helicopter para pumunta umuwi sa Naga. Oh. Diba? Yun lang yung mga boss.
Kayo mga troll, sintuan nyo na si BP Lenny. Oo. Pakapalagay ko, yan na lang ano niyan eh. Ewan ko ha, kung tatakbo pa yan, palagay ko, malabo na. Hindi na niya gagawin. No? Sa inaabot niyang klaseng ano na yan. Ewan. Basta kayo mga trolls, purihin nyo na lang ang purihin yung nanalo. Huwag nyo nang hanapin yung naipatalo nyo. Kung kayo nga naging dito, kayo nga naging dahilan kaya nanalo si PBBM. Ha? Ako, alam ko, hindi. Kamada na yan eh. Oh, yun lang sa akin. No? Dating nakakamada na. Oh. Yun na lang ganun. Ngayon kung hinahanap niya, wala naman na sa posisyon. No. Ang tutukan ninyo, kayo mga trolls, yung pondo ng bayan. Yan. Oh. Kung paano magtrabaho, itong inyong mga ipinagsisigaw. Oh. Na BBM, Duterte. Oh, yun ang ano nyo, tutukan ninyo ngayon. Panuorin ninyo kung paano sumandok. Ay, sumandok. Kung paano magtrabaho. Para maalaman ninyo kung tama yung pinagngangak nyo, yung mga sinuportahan nyo, ganun. Eh kami hanggang ngayon, alam namin tama yung sinuportahan namin si BP Lenny, di ba? May resibo naman. Kada merong mga graduation ng mga malataas na universidad, siya ang kinukuha para magsalita o mag-inaugurate o kung ano. Oh, hindi basta-basta mga university ang kumuko sa kanya para siya magsalita pag may mga graduation, di ba? Oh. Yun lang yun. Eh, siyempre, papalakpak naman kami ba? Maski na natalo eh, siya pa rin ang kinukuha ng mga malalaking universidad para maging guest of honor nila sa kanilang graduation. Oh, di ba? Yun yun. Yun ang ano ninyo, maghanap kayo ng tignan niyo kung anong ginagawa. Nung inyong ibinoto, yung inyong mga isinigaw, yung inyong mga kinampanya, ganun. Oh. 'Di ba? Kami wala na, hindi na kami ano diyan. Tinitingnan lang namin kung ano nga nagagawa nitong inyong mga ibinoto, itong inyong sinagsisigaw. Ngayon, hindi kung pwedeng palakpakan, di papalakpak. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Oh, kagaya nung ano, nagsalita siya dun sa UN ba yun? Oo, nagtayuan yung mga tao, walang naiwan. Sabi nga ni Batang Manila eh, Toits eh, oh, 95% naglayasan eh. Oh. Paano naman tayo papalakpak nun, Aber? Oh, ganun yun. Eh, kung nag-standing ovation sana dun sa Amerika eh, di makikipalakpak din tayo, oh, di ba? Ganun yun. Tama na yan. Yun ang ano yung si BP Lenny. Yung tumulong si BP Lenny, maski na wala siya sa posisyon, wala siya sa gobyerno, bonus nyo na lang yun, mga boss. Ha? Oh. Gaya yun, tumulong siya din sa nakarang kalamidad. Tumulong siya eh. Bonus nyo na lang yun. Oh, di ba? Wala naman siya pinipili. Kaya ibinoto nyo siya kaya hindi. Basta tutulong siya. Yun siya dahil kailangan ng tulong niya. Oh. Diba? Simple. Oh. Eh yung His Excellency naman eh talaga hindi naman daw siya pwedeng bumaba eh baka pagkaguluhan siya ng ano madla sa baba o de. Makaka-istorbo pa nga naman siya sa trabaho ng mga LGU, 'di ba? O kaya doon na siya sa taas. Silip-silip siya kung ano nangyari. Ha, ganun lang 'yun. Ha, mga boss. May nagpapa-shoutout ho, si Family Pizza. Dito yan si Tiyagi. Eh, alam niyo eh, masarap yung pizza pie niya, no? Tsaka yung kanyang, tsaka malinis yung lugar niya, no? Tsaka yung kanyang clubhouse na sandwich, masarap, oo. Eh, matindi ho, panlasa ko. Hindi ho, basa-basa nakakapasa sa akin yung pagkaan, hindi na ako bumabalik. Eh, dito, nakakailang balik na ho ako dito. Sa Family Pizza. Malapit ho sa simbahan ng Tiyagi, no? Malinis pa, no? Kung yung mga ano, mga boss, minsan nakikita ko maraming pila sa McDo eh, ba? Subukan niyo doon sa Family Pizza. Eh wala namang ano diyan, wala namang pizza pa diyan sa McDo yata, di ba? Doon meron no masarap.
Pwede yung ilaban sa Greenwich, no? Hmm. Mag-collab na ho tayo, mga boss. Ha? Ito yung mga comments nyo, mga boss, doon sa vlog ko kagabi. Marami rin hong nanood, salamat, no? Sabi ni S. Makise, "Good evening, Karox. Grabe na talaga ang paghihirap ng mga kababayan natin," sabi niya. "Kahit government properties, walang patawad. Kahit naman po, nung araw pa, ganyan na ang ginagawa ng mga kapit sa patalim. Marami na talagang nagugutom, Karok," sabi ni S. Makise. So, yun itong kahapon, yung kagabi vlog ko. Ninanakaw ho yung mga, yung mga bakal doon sa footbridge na ginawa, no? Sabi ni Maricar Baldonado, "Sir Rox, nakakalungkot naman po ang mga nangyayari ngayon. Imbis na maging good model ang ibang nasa gobyerno, sila pa ang pinagmumulan ng hindi magandang halimbawa ng mga kabataan. At ang isa pa, kung yung mga nangungurakot nila, kung yung mga nakukurakot nila ay nakalaan para sa bayan, hindi maghihirap ng ganito ang Pilipinas. Ang mga bata nakakaisip na rin ng hindi tamang gawain dahil sa nagugutom sila. Hindi nila naiisip na mali na yung ginagawa nila. Ang mahalaga, may makain sila. Sana maraming politiko ang makarinig ng balitang yan. Sa bagay, manhid na ang mga politiko. Kalimitan, pansarili na lang ang layunin nila." Sang-ayon ako sa'yo dyan. Tuloy natin. "Masaya pong gabi sa pagsubaybay ng inyong vlog at pakikinig ng mga comments. Kahit mga mag-isa, kahit mag-isa lang ako, napapatawa ako, Sir Rox. Thank you po." Salamat, salamat. Maricar Baldonado. Jeff Ramos next. Shout out. "Magandang gabi po tayo. Ang magandang buhay po sa lahat. Kasama natin sa channel." Sabi ni anak Jeff Ramos. S. Makisi ulit. "Yes," sabi ni S. Makisi. "Maganda po ang mga komentaris ni Batang Manila to. It's oh, maganda, di ba? Inubscribe ko nga siya eh. May sense of humor talaga siya. Nakakatuwa siya. Pero di po sa ating Barangay Avenue, unique po talaga sa lahat for one reason lang po, itong collab na ginagawa ninyo. Maraming salamat always po. God bless." God bless, S. Makise, my friend. Sumagot si sinagot si S. Makise. Sabi ni 3JC Hope, "Sa totoo lang, ayan, kinopya ko na ang title ng vlog mo, Sir Rox." Nakaka-enjoy nga ang pagbabasa ng mga comments. Parang magkakaharap lang tayo sa lamesa na nagtatawanan sa bigat ng mga nangyayari sa Pinas. Dito sa Rox Avenue, nakakatuwa tayo kahit paano. Totoo yan, 3JC Hope. Kalat ni Baya, shout out ha. Sabi niya, "Good evening, Karox. Kumapit po. Kumapit tayo sa poong may kapal at huwag sa patalim," sabi niya. Totoo, dapat nga ganun eh. Wala kasi. Kalat ni, pag nagugutom na sila eh. Nakakalimutan na nilang medyos eh. Ha? Sabi ni Florenda Barreto. Si Florenda Barreto. Barreto. "Welcome to the club," sabi niya. Mga kanetisen, "Yan bang si Kibuloy ay binibigyan pa ninyo ng oras? Ginto ang oras natin. Iukol natin sa mga taong tunay na kaagapay ng katotohanan. Makinig tayo kay Atty. Enzo Recto, Percy Lapid, Batang Maynila Toits, at ang pag-review ng vlog na ito," sabi niya. Uy, welcome to the club ha, Florenda Barreto ha. Tuloy natin. "Pasalamat tayo sa Panginoon sa araw-araw. Mabuhay tayong lahat. Let's help our country and never to be one of 31 minions who voted for Marcos Dynasty. Kawawa ang Pinas. Sa kahirapan, marami ang sobrang bobo, mga idiot na Pilipino. Naniniwala sa uniting ginto, 20 pesos, isang salop na bigas, ay isang kilong bigas, at marami pang ibang kailangan pang magpababago ng mga Pilipino. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang kahirapan." Tama ka dyan, Florenda Barreto. Welcome to the club. Ito mga magagandang subscriber, mga gaya nito.
Solid pa sa bakal, sabi ni Kalatni. Sonia Candaba, shoutout ha. Sabi niya, hello po, good evening po, Sir Rox. Mahirap lagariin pero ginagawa nila para may panlaman lang sa sikmura nila. Kawawang nasa laylayan. Di napapansin ng lipunan ang kanilang pangangailangan. Kaysa mamatay sa gutom, di dumiskarte sa buhay kahit bawal. Talaga lang, ganun na nga eh. Ito si Ma'am Sherwin sa PEDA. Sabi niya, gandang mainit-init na collab na gabi po, Sir Rox. Abangels kami palagi sa iyo, Sir Rox. Kasi dito lang po kami pwedeng tumambay na may napapala. Ikaw naman. Mainit-init sa kabag po palagi pagtatapos, sabi niya. Nagsasama-sama po kasi dito sa vlog mo ang comedian at matatalino pa. Totoo yan, tawa ng tawa si Ma'am Sherwin sa PEDA. Kaya Sir Rox, walang lipatan ng channel. Nagkakaisa kami po dito sa puso ng mga tropang Rocky at Rocky Tambayers. Mabuhay ka po, Master Rox. Ikaw naman, Ma'am Sherwin. Sabi ni Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Diyan ho, pinapakita kung gaano kahirap ang mahihirap na tao. Isa pa, masyadong wala ng pakialam ang mga tao dyan. Magkapera lang sila. Lalo na ang mga kabataang lulong sa bawal na gamot. Ganyan na ang kawalan ng aksyon ng nasa pamahalaang ito. Hindi inuuna ang mga problemang ito. Dapat aksyonan ito kaagad ng kinauukulan. Inuuna dapat ito, hindi yung walang kabuluhang proyektong inuuna, kawawang Pinoy. Tama ka dyan, Elizabeth Iscari. Joy Riolada, shout out. Good day po, thanks you po for reading my opinion about Kibulog. Kahapon. Enjoy din po ako sobra sa pakikinig sa mga comments ng mga taga San Roque. Sobrang gagaling at mga sense pa, may mga sense pa. Worth it pakinggan. Stay safe all. Salamat, Joy Riolada. Si 3J, si Hope na naman. No? Sir Rox, the more the mahirap ang mga tao sa Pinas, the better for the government corrupt official. Kasi yung mahihirap, ang madali nilang paikutin. Ang mahihirap ay madaling i-manipulate. Sad, but totoo yan. Totoo yan, 3J, si Hope. Galing mo talaga. Si 3J, si Hope na naman. Sir Rox, hintayin ko ang collab mo kay BMT, Batang Manila Toys. Siguradong patok yan. Ito na nga, ito na. Panoorin mo mamaya, matatapos na to. Ha? Ma'am Ivy Bingson, shout out. Shout out sa lahat ng magaganda at makikisig na sa Roque Avenue. Ingat po kayo lagi, sabi ni Ma'am Ivy Bingson. Ito. Si Ramon Oclares. Oh. Gandang gabi, Karoke. Ang hirap ng buhay. Ngayon, itataya ang buhay nila. Magkalaman lang ang kumakalam na sikmura nila. Mga batang hamog na mulat na sa tunay na kalagayan ng buhay sa bansa. Totoo yan, Ramon Oclares. May food for thought si Ramon Oclares, mga boss. Kinig ah. Food for thought, sabi niya. Ang footbridge ay paang tulay ay parang kaba ng bayan. Nakikiamot mga taong nasa laylayan sa kapirasong bakal. Magkalaman lang ang humihilab na tiyan. Galing talaga ni Ramon Oclares. Smokers ka po yan ha, hindi po yan ubong ano ha. Pero tatry ko na akong ihintok. Sabi ni 3J si Hopo, gandang gabi Karox. Gandang gabi Karoke daw, sabi ni Ramon Oclares. Ako naman, poging gabi si Rox. Sana walang comment. Sheila Santos, shout out ah. Welcome to the club. Oo nga Karok, wag na nating pansinin ang mga tanga. Totoo nga eh, sabi ko yung mga tanga wag na pumapasok dito eh. Nagko-comment kayo, wala namang lamay ang utak nyo. Para lang kayo sila diyan maligno, ha? Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Ang bantayan ninyo kayo mga troll, kung ano ginagawa ng isinigaw nyo. Yun, kung maganda o pangit o ganun. Yun ang pag-aralan nyo, mga... Alam mo, sa totoo lang ha, sana makaima... Pero wala kasi. Pagka may nakapagpagawa ng ospital ng tanga, hindi ko na kailangan... Yun ang parati ko na lang iboboto.
kung may makakapagpatayo ng ospital ng tanga. Ha? Sabi ni Amy Wixon ulit, oh. Talagang kapit sa patalim na ang mahihirap dahil itinigil na ang ayudang ibinibigay ng mga sa mga mahihirap. Pati na rin yung scholarship na ibinibigay sa mga mag-aaral, wala na. Lalaganap na talaga ang nakawan sa atin. Oo, bukas ah. Bukas, meron akong panibagong vlog tungkol na naman ho dyan sa mga kumakalaman dyan. Pero this time, hindi na ho silang mga bata. Ah. Eh, pero talagang matalino ang Pinoy. Bukas po, bukas. Abangan ninyo. Matalino talaga Pilipino. Kaya lang sumabit sila. Rosly Abdullah, shout out. Sabi niya, oh. Galing tong si Rosly Abdullah, oh. Welcome to the club. Ah. Sabi niya, it's so sad to say that these children was having insufficient and lack of parents' guides and education, sabi niya. DSWD are not enough to punish and educate those minors accused, sabi niya. Why not create an institution to educate good manners, create jobs, proper religious teaching, and live peacefully in our country? Panaginip lang ang inaano mo, friend. Rosly Abdullah, mukhang suntok sa buwan niyang iniisip mo, eh, sa totoo lang. Pero sana magkatotoo ka. Ito pa siya, oh. I know it's not easy to create because of current situation politically, legal and judiciary, sabi niya. Rather than our politician focusing only for their personal interest. Totoo yan. Our new government should reduce people coming in to stay at Metro Manila. They should gave more jobs and opportunity from their respective provinces to start a new life. Tama ka dyan. Ha? Rosly Abdullah. Kaso, eh, hindi mangyayari yan. Eh. Shout out, Akira Milos. Sabi ni Sonia Candaba ulit, oh. Tanong ni Kalatni, Miss Akira Milos, kumapit ka na ba? Nagtatanong lang po, salamat. Be well, sabi niya. Sabi ni Sonia Candabaw, Xerox, ingatan ang health sip ng tubig lagi para di matuyo lalamunan mo. Hindi maubo. Ingatan tayo ng Panginoon Diyos. Salamat, Sonia Candabaw, sa concern, ha? Okay lang, okay lang. Ito. Podski Sapar, shout out. Good evening, Karox. Ang mahal ng mga bilihin. Ang ordinaryong Pilipinos ba may pag-asang makakain sa bagong catering building na pinatatayo ni First Lady? Suntok sa buwan yan, Pods, kisa par. Walang pag-asa yan. Yung catering building na yon para hindi na... Siguro sa isip niya, makakatipid siya. At the same time, hindi siya malulusutan ng mga pagkain, panis, o kaya yung may lason. Baka takot sila, di ba? Pagkakatiwala na sa catering yung mga pagkain, baka mamaya... todas, di ba? Eh, kung may sarili na silang catering services, oh, ligtas, di ba? Ganun yun. Reynaldo Gonzalez, welcome to the club. Bago na naman to. Xerox, ala na ako masasabi tungkol kay Bulol. Bulol? Ha, kay Bulol? Basta pagbutihin na lang natin ang tamang pananalig. Basta gawin na lang natin ay kundi think God, think good, and thanks God every day of our life. May stress lang tayo kay kikibulol, kibulok, kibulog, eh, kiabuli. Ed Torres, shout out. Tyroke, wawa talaga at buhay ng mga kababayan natin. Dusa pamor, too late, too bad. Ibinoto nyo, mga kawatan, ayan, edi magsisigaw, sabi ni Ed Torres. Totoo yan. Sumagot naman si Rosly Abdullah. Good day, Sir Ed Torres. I was a Muslim convert living in Brunei. My passport name is Joseph Torres. Are we related? O, nagtatanong ha, Ed Torres. Nagtatanong si Rosly Abdullah sa iyo, ha. Noemi Guevara, shout out. Welcome to the club.
Kasalanan niya ng mga swapang sa gobyerno. May sweldo na malaki, may kurakot pa. Dito lang yan, sa lupa. Sa huli, sila naman maghihirap ng walang katapusan sa impyerno. Tama ka dyan. Luz Biminda Garcia, welcome to the club. Grabing kahirapan, sabi. Guramosa Sarabotska, shoutout. Pastor Sek, shoutout ha. Nakakalimutan ko. Friend Jun Lagon, shoutout. Brother Eli Asistio. Adoracion Dimaranan. Dolor Garcia, my friend, shoutout. Bebelin G. Lobo, probinsyana girl. Hanga. Ang solusyon ni BBM dyan, idol, unity lang, sapat na. Ganon. Sheila Santos, sabi niya, hindi lang tuwad ka per se, rapist pa, sabi ni Sheila Santos. Ramon Esporas, shout out, tumataas nakakrimen, sinyales ng maraming naghihirap, maraming nawala ng trabaho, nagsarang mga negosyo, basta importante, nakaupo, ang mga magnanakaw, uubusin pera natin. Totoo yan. Joseph Bertudaso, shout out. Tay, kumusta? Sabi niya. Okay lang, ikaw ba? Joseph Bertudaso, kamusta ka na? Sabi ni Ladies Anita. Oh. Sir Roque, hindi natin, Sir Roque, hindi natin din masisisi kung ninanakaw nila ang bakal. Hindi nila gustong gawin ang gumawa ng ganyan, nang dahil sa walang kakayahan at gutom na din siguro, sabi niya. Talagang mapipilitan na silang gumawa ng hindi ka nais-nais, maitawid lang ang sikmura nila. Para sa aking opinion, Sir Roque. Tama ka dyan, Ladies Anita, sa opinion mo. Totoo yan. Bukas, Ladies Anita, meron na naman akong ipapanood sa'yo. Tungkol na naman dyan sa pagkapit sa patalim, ha? Sabi ni Joe Flores, oh. May bakal ang ulo ko, Sir Rox. Pati legs ko, may bakal din. Kaya di ako pwedeng dumaan sa overpass na yun. Lalanggamin kang buhay doon. Tangay lahat, pati diaper mo. 3JC Hope. Subago si 3JC Hope. Pwede ka bang ipakilo? Magkano kaya kikitain ko? Sabi ni Sonia Candabao. Yung sumapi kay Kibuloy. Yung sumapi kay Kibuyoy. Kay Kibuyoy. Nasa ilalim ng spell ni Kibuyoy. Kaya sunod lang ng sunod. Totoo yan, Sonia Candaba. Edelberto Asuncion, shout out. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Revolusyon ang solusyon dyan. Paano nga gagawin, Edelberto Asuncion? Paano? Huli na? Noon sana. Noon sana. Nung pinayagan ng Comelec na makatakbo yan, maski na, na mayroong kaso, may conviction, oo. Eh, wala eh. Ngayon pa, wala na. It's too late, Tahiro. Masyado ng malaki ang sunog. Lolita Livermore. Sabi niya, wala na bang pulis na namang huhuli? Wala na siguro. Luz Biminda Garcia, samantalang yung iba dyan, sabi niya, nakakapag-check-in sa 800,000 per night. O, totoo yan. Kilala ko yan, Luz Biminda Garcia. Kilala ko yan. Noah's Ark Angel, shout out. Ha? Noah's Ark Channel. Ano ginagawa ng barangay dyan? Nga, sabi niya. Oo, simple naman to. Yun nga, sino ba nakakasakop niya ang footbridge na yan na kinakalawang na? Dapat kasi simento ginawa dyan eh. Pero sigurado ako kumita ang ano niyan. Gumawa ng proyekto na yan. Check yan. May kickback yan. 101% yan. Ha? Pero ngayon, lang ha. San taon na raw nakatiwawang, di ba? Sabi ni Ladies Anita, good evening po Sir Rox. Huwag nang umasa kay Mayor Peke. Mayor Hanila Kuna, kahit alam niya na nangyayari, patay mali siya na lang. Kasi mukha pera siya. Sabi niya, di ba po ang Divisoria ay ibinenta nila ni Isko Yokot Moreno? Huwag nang umasa para sa aking opinion, sabi niya. Kaya yan ang opinion ni Ladies Anita eh. Ha?
Eh, yun nga, eh, bakit nga ba nyo binahintay di Visoria? Telma Laiko, shout out. Asan si Isko? Iskong mayabang, di niya naipagawa yan dahil walang komisyon. O, panahon pa ni Isko to kasi isang taon na raw, di ba? Isang taon na raw na nakatiwangwa at Ay, ito si Ma'am Sherwin sa peda ulit to. Dagdag comment po para kay nabubulok. Screwdriver lang po katapat niyan, Sir Rox. Maluwag na po ang tornilyo. Tawa ng tawa si Ma'am Sherwin sa peda. Nasira na po ang ulo sa dami ng natikmang sariwang bulaklak. Saka din na mabilang na sako-sakong pera. Di alam kung saan po itatago. Tawa ng tawa si Ma'am Sherwin sa peda. May nakapasok na ano rito, isang tanga. Eh, pinupog naman nila, no? Pinupog ni Ma'am Amy Bingson, Joe Flores. O, si Ma'am Amy Bingson sa Joe Flores, pinagtulungan siya, oh. O, daming comments, oh. Binugbog siya, eh, oh. Ah, kaya kayong mga tanga, wag na kayo pumapasok dito. Hindi ko rin kayo babasahin, ha? Nagunggong kayo, eh. Hindi kayo nagsasawa sa ano, eh. Sinabi na bawal ang tanga rito, eh. Pasok pa kayo ng pasok. Ay, tignan natin sa US, baka may mga bagong nag-comment, ha? Nabasa ko na ho, eh, ha? Meron pang isang tanga nakapasok dito. Paul Lumba, welcome to the club. Peking Pastor, si Kibuloy, sabi niya. Sabi ni Paul Lumba, kahirapan sa buhay at sa dami ng taong nagugutom ay kasalanan ng 31 minions. Tangang bumoto kay kurap, sinungaling at magnanakaw na BBM. Kahit natalo ang binoto kong ay mabuting abogado si Lenoy Rubedo, pero nadamay kami dito, failure ni BBM. Galit si Paul Lumba? Wala na, talagang ganyan na yan. Miles Vergara, shout out. Ang tindi ng nakawan sa gobyerno, billion, tapos ang kababayan natin magnanakaw ng bakal para lang may makain, tapos kapag nahuli, kulong agad sila. Mahirap lang. Bigyan pansin nyo naman ang mga mahirap palagi nagagamit kapag eleksyon, sabi ni Miles Vergara. Totoo yan. Si Ma'am Sherwin sa peda na naman, oh, may bago siya. Oh. Masisisi mo pa ba, Sir Rox, ang ating mga kawawang kababayan? Kapit po sila palagi sa patalim. Handang mamatay at pumatay para lang may maipakain sa pamilya. Kasi wala pong magandang program at maayos na sistema para po wala pong naiiwan na pamilyang nagugutom. Kung hindi po uunahin ang pagbubulsa at korupsyon. Napakaganda po ng ating bansa kung maayos po ang sistema at pamamalakad. Totoo yan, Ma'am Sherwin sa peda. Sabi niya pa, nasa atin po ang mga pinakamagandang beaches, sceneries, mountains, and all, pero di po tayo umunlad. Kasi nauuna po palagi ang kurakot. Bahala na palagi si Batman System. Totoo yan, Ma'am Sherwin sa peda ka. Ang galing mo talaga. Meron na naman, si Ma'am Sherwin sa pwede naman. Sa content mo po ngayong gabi, Sir Rox, that is the true picture of how our government official govern our country and how they perform their duties as an elected official. Nakakalungkot po makita
at isipin na yung iba po nating naglilingkod sa gobyerno, nakakatiis po na habang sila po ay natutulog na masarap sa higaan, kumakain ng ubod ng sasarap na pagkain, meron di pong natutulog para po mag-abang ng mananakaw para lang po sila merong makain. Sabi mo nga po, Sir Rox, sa konting barya, bugbog sarado, kakasama pa kulong. Pero mga tauhan ng gobyerno, bilyon-bilyon ninanakaw, niluluhuran at tinatawag na honorable. Diyos ko po, Lord, sobra pong lupit ng mga tao sa earth, sabi ni Ma'am Shervin Sapeda. Juan Gabriel, shout out. Kaganda pa pala dito sa ano, sa New West comments. Kaya nga, Mr. Tolang, tunay na palugmok ang Pilipinas. Isiping walang problema kung paano mapapaunlad ang bansa. Anomalya, patuloy korupsyon, lumalala, dumarami ang walang trabaho. Dapat mura ang mga isda dahil 7,000 isla meron ang Pilipinas. Ngunit patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga ito. Na aangkat pa sa China. Karne, gulay at iba pang pangailangan sa bansa sa China binibili. At umutang pa sa incheck ng milyon-milyon. OFW, walang katapusang drugs. Lalong lumalala ngayong bago ang administrasyon. Hahanap na naman ng mauutangan sa ilang mauunlad na bansa dahil dahilan, sabi. Proyekto kuno, pero huwag ka pitik-kupit tunay na hindi matitigil hanggang matulad sa Sri Lanka, kalunos-lunos na sasapitin ng Pilipinas dahil sa gobyernong pulpul. Tama ka dyan, pre. Sabi ni Jaime Catalano, yan ang refleksyon ng dalawang uri ng magnanakaw sa Pilipinas. Ang isa ay nagnanakaw para may makain, ang isa naman ay nagnanakaw para sa kaligayahan nilang magnakaw. Tama ba, Sara? Ayan, lupit mo talaga, Jaime Catalan. Jose Flores, shout out. Ano, nabasa ko na to. Ito, kilat ni Bayaw. Matatalino, magagaling. Ang world class pa, yan. Ang mga Pilipino. At sa sobrang gagaling ng mga ungas na to, pati footbridge ay nilalagari at binebenta ng 10 piso per kilo. Lubog na tayo sa... Lubog na kayo sa katangahan. Wala pa kayong footbridge, mga ungas. Ayaw. Nabasa ko na lahat to. Ito si RPB, shout out. Alam ng buong mundo na mahirap ang Pilipinas, kaya yung mga delegado natin sa UNGA ay mga social climber, gusto sa mga mamahaling hotel pa. Nagyayaman yamanan, dukha naman ang paningin ng buong mundo. Pero may vlog, ha? Ewan ko magugustuhan nyo. Ang pinakamayaman presidente raw sa buong mundo, si Bongbong Marcos. Ewan ko, napanood nyo na. Ha? Pinakamayaman, ha? Napanood ko kanina eh. Yung sana ikukontent ko ngayon eh. Ewan ko kung gusto nyo, ha? Joaquin Mesa Jr., shout out, ha, sabi niya. They're stealing like they're no tomorrow. 220 naman siguro. Ala na kasi tayong kinabukasan. People will be hungry. Entire population so desperate. Ala ng peace and order. Leaving no choice for Bongbong but to declare martial law. Golden Years Part 2. Ganun? Yun nga nakakatakot yan, Joaquin Mesa Jr. Baka yan ang iniisip, ha? Dahil pinipilit nila ang MPA, terorista. Ha?
Sabi ni Giuseppe Estefano, baliw yan si Kibuloy, ay Kibulok. Ang MPA hindi yan terorista, ayaw lang nila sa mga magnanakaw ng pera ng bayan at ng aapi, lalo na sa mga rapist. Naku, saksakan ng alambre ang pototoy nila pag nahuli sila ng gagahasa. Kaya mag-ingat siya dahil malamang nabalitaan na nila na mahilig siyang magpamasahe sa minor. Hoy, Bulok, manahimik ka lang. Pati MPA, pinakikialaman mo, sabi ni Teacher Stepan. Mama G, shout out, sabi ni Mama G. Karok, yung mga magnanakaw na yan ng mga bakal ay okay pa kaysa magnanakaw sa gobyerno. Dinadala ang nananakaw sa ibang bansa, doble sakit ng mga Pinoy. Yun, magnanakaw ng bakal, dito ginagasta, sabi niya. Miguel Soriano, shout out. Sinasadya yan ng mga bagong upo para may project na mananakaw. Sus, mga alaga ng magnanakaw na politiko. Yan ang batang magnanakaw, ganyan ang gobyerno ng Pilipinas, sabi. Madam Bronhilda, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan si Kibuloy, di yan prophet. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na for profit yan siya, sabi niya. Rosary, shout out, sabi niya. Mag-ingat sa mga nagpapalimos na may ID na mukhang mayaman, especially sa airport. Mga uto-uto ni Kibuloy ang mga yun, sabi niya. Sabi ni Sonia Candabaw, yung sumapi kay Kibuloy, nasa ilalim ng spell ni Kibuyoy, kaya sunod lang sila sunod na. Okay, nabasa ko na lahat. Si Rodolfo Mina, meron pa Rodolfo Mina. Anong ginagawa ng mga barangay dyan, yung kupitan? Ano ang ginagawa kaya dyan, mga politika? Ipinagpapaliban pa ang barangay, hindi pa ituloy ng barangay election. Itong si Amy, akala mo siya reyna ng Senado, siya ang masusunod, sabi ni Rodolfo Mina. Wala na, nabasa ko na lahat, ha. Sheila Santos, sabi niya, tama yan, Karoke, bawal ang langaw at tanga sa vlog mo. Tawan-tawa, Sheila. Saldi Palaruan, shout out. Si Kibuloy, pera ang sinasamba, hindi ang tunay na Diyos, kaya manyak yan, sabi ni Saldi. Saldi Palaruan, welcome to the club, Saldi Palaruan. Okay, wala na. Wala na. Okay, nakapag-collab na naman tayo at nakapag na naman tayo ng ano, no? Mga boss. Magandang gabi po, mga boss. Ha? Ay nako. Wala na tayong ano. Bukas, maganda ho yung topic natin. Tungkol na naman ho sa mga kumakalaman dyan. Ito, huli. Huli ho, huli. Pero hindi ho barya. Medyo malaki-laki ho halaga, no? Gaya ng dati. Magdasal bago matulog. At kung ano man ang ating kasalanang nagawa sa buong maghapon, humingi po tayong tawad kay Ama. Ang totoong Diyos, hindi yung Diyos ni Kibuloy, ha? Good night, mga boss.